Isang buwan mahigit ang lumipas, hindi pa rin kami nagkakaayos ni Erica. Pero hindi naman ako sumusuko sa kanya. Inaamin ko naman na nagkamali ako, pero mahal na mahal ko siya. Lahat naman ng tao nagkakamali, nagkakasala sa mga mahal nila. Kaya nga madalas nauuwi sa wala ang isang relasyon dahil sa walang forgiveness sa puso ng bawat isa. Kaya maaaring siya rin ay pwedeng magkamali, sadya man o hindi. Balik ako sa trabaho ko bilang construction worker. At kapag may oras ako, kinukulit ko pa rin siya sa messenger. Ayaw pa rin niya talaga ako makita. Puro galit ang ipinadadama niya sa akin. Tinatanggap ko na lamang dahil may kasalanan naman talaga ako. Naniniwala ako na magtatapos din ang nararamdaman niyang galit sa akin. Basta araw-araw ko siyang kinakamusta kahit sa chat lang. Dahil ayaw naman niya akong kausapin sa phone. Hanggang after 1 week sa napagtatrabaho ko sa construction, pinatigil ako ni na ate at kuya. Kinausap nila ako, sabi nila, sayang daw ang pag-aaral ko kung hindi ko ipagpatuloy. Ilang months na lamang naman daw, magtatapos na rin ako. Sila na daw ang bahala sa pag-aaral ko. Hindi kaagad ako nakasagot kay ate at kay kuya. Hinayaan nila akong mag-isip. Hanggang ang ilang minutong pagkakatahimik ko at pakikinig sa mga sinasabi nila, nakapag-desisyon na rin ako. Pumayag ako sa alok ni na kuya at ate. Tama nga naman sila, sayang ang pag-aaral ko. At madali akong makapasok sa trabaho lalo na sa pinapasukan ko. Malaking kumpanya. Madalas nilang project kasi ay paggawa ng mga building ng malls at mga high-rises ng mga condominiums dito sa Metro Manila. Tuwang-tuwa naman sila ate at kuya. Tama daw ang desisyon ko dahil ma-assign si kuya sa malayo at magiging madalas na ang paglalagi ko sa bahay. Para daw may kasama naman si ate dahil buntis na rin pala siya sa pangalawa nilang anak ni kuya. Sa madaling salita, Kuya Roms, ay balik eskwela ako. Na halos 4 months na lamang ay makakagraduate na ako dahil nasimulan ko na dati ang pag-aaral ko. Pero after 2 months, isang tawag ang natanggap ko mula kay Erica. Sobrang tuwa ko kasi ngayon lang uli siya tumawag sa akin. Pakiramdam ko, may maganda siyang balita sa akin. At hindi nga ako nagkamali, Kuya Roms. Nag-set ng date si akin si Erica. Gusto niyang magkita kami at makapag-usap. Tuwang-tuwa ako, pakiramdam ko, nagbunga ang pagsisikap kong mapatawad niya ako. Araw ng Linggo, maaga akong dumating sa lugar na pinag-usapan namin. Sa likod ng isang malaking mall sa may tabing dagat. Umupo na muna ako sa break wall habang nakatingin ako sa malinaw na dagat. Maya-maya ay may kumalabit na sa likod ko. At paglingon ko nga ay si Erica ang aking nakita. Ibang-iba ang itsura niya. Ngayon ko lang uli siya nakita matapos ang ilang buwan. Mas lalo pa siyang gumanda. Medyo mataas ang break wall na kinaupuan ko kaya nagmadali akong bumaba para malapitan pa siya at pagbaba ko ay kaagad niya akong niyakap. Mahigpit ko rin siyang niyakap. Sobra ko siyang na-miss at sabi niya sa akin, miss na din daw niya ako. Sabi pa niya, kalimutan na daw namin ang mga nangyaring hindi maganda. May importante daw siyang sasabihin sa akin. Naglakad na naman muna kami ni Erica patungo sa isang bukas na coffee shop at kaagad nga kaming umupo at nakangiti siyang nagsalita. Buntis ako, Arnold. Mag 2 months na. Nang marinig ko nga sinabi sa akin ni Erica ay halos magtatalon ako sa tuwa. Masayang masaya ako.
Ito ang dahilan kaya niya ako napatawad sa kasalanang nagawa ko sa kanya. Nag-uusap kami ng mabuti ni Erica. Gusto ni Erica na bumalik ako sa bahay nila. Gusto ko sana mangupahan kami o di kaya dito na lamang muna sa bahay ni ate. Pero ayaw naman niya dahil sa ngayon daw. Madalas inaatake ng sakit si Mama Andrea. Bihira daw ito atakihin ng sakit noong nasa bahay pa ako. Iniisip kong hindi kaya dahil sa ginawa kong kalokohan. Kaagad naman ako nagpaalam kay ate na muli kami magsasama ni Erica dahil buntis na siya. Pero nakiusap pa sa akin si ate na kung pwede samahan ko daw muna siya dito sa bahay kahit hanggang 2 months lang. At tapos na rin ang pag-aaral ko noon. Nahiya ako kay ate dahil ngayon lamang siya nakiusap sa akin ng ganito. Kaya muli kong kinausap si Erica na hindi muna kami magsasama dahil sa pakiusap ni ate. Naintindihan naman ito ni Erica. Gusto ko sana na dito na kami sa bahay kasama si ate, pero hindi naman niya pwedeng iwanan si Mama Andrea. Nagkasundo na lamang kami na magkikita na lamang kami sa labas kapag weekend. At after 2 months ay dumating na ang araw na pinakahihintay namin. Nagtapos ako sa kolehiyo, Kuya Roms. Masayang masaya kaming lahat. At pinayagan na rin ako ni ate na makasama na sa bahay si Erica. Pagdating ko nga sa bahay ay kaagad akong sinalubong ni Mama Andrea. Ang ganda pa rin talaga niya. Wala siyang pagbabago. Malambing at mabait. Si Rina ay naroon din para batiin ako. Ang tamis na mga ngiti niya sa akin. Ang gaganda nilang tatlo. Pilit kong iniiwas ang isip ko sa kanila. Baka mayari na naman ako kay Erica. Habang nasa bahay pa ako at wala pang trabaho dahil naghahanda ako para sa board exam, tumutulong na lang ako sa mga gawa ng bahay. Hindi ko na masyadong pinagtatrabaho si Mama Andrea. Hanggat maaari at kaya ko, ako na ang gumagawa ng mga gawain niya. Hanggang isang gabi kasarapan ng tulog namin, bigla na naman akong nakarinig ng kalabog sa hagdan. Bumangon ako at kaagad akong lumabas ng kwarto namin para silipin kung ano ang nangyari. Nakita kong pababa ng hagdan si Rina. Hindi ko na siya nilapitan. Mapang-akit ang kanyang kasuotan, bakat ang magandang hubog ng kanyang katawan. Pero pilit ko itong nilabanan dahil alam kong nagkukunwari na naman siya. Ayokong masira ang tiwala ni Erica sa akin. Bumalik ako sa kwarto at ginising ko si Erica. Taka naman siyang nagtanong sa akin kung bakit ko siya ginising. Sabi ko sa kanya, "Si Rina, pababa ng hagdan habang tulog." Kaagad na bumangon si Erica para alalayan si Rina. Nagtaka naman ako kung bakit ganun na lamang ang pag-aalala ni Rica. Sa pagkakaalam ko, wala namang sakit si Rina at nagkunwari lamang siya. At pag-akit nga ni Erica ay kaagad ko siyang tinanong, "May sakit na rin ba si Rina?" "Oo, Arnold. Meron na rin siyang sakit kagaya ni Mama. Mabuti na lamang at hindi ako nagmana sa kanila," sagot niya. Ang akala ko nagkukunwari na naman si Rina. Totoo na palang may sakit siya. Sumunod na gabi ay si Mama Andrea naman ang nakita ko, Kuya Roms. Alam kong may sakit talaga si Mama. Kaya dali-dali ko siyang nilapitan para alalayan pababa ng hagdan. At kagaya nga ng dati ay sasopa na naman siya papunta. Nang makahiga nga siya ay umalis na ako para bumalik kay Erica sa taas. Pero bigla naman nagising si Mama Andrea at hinila niya ako sa braso ko. Nagulat ako nang nagsalita siya. "Samahan mo muna ako, Arnold." Napalingon ako bigla at nakita ko nga siyang nakaupo na. "Huwag mong alalahanin si Erica. Pinag-usapan na namin to.
Salita pa ni Mama. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko kay Mama. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga sinasabi niya. Nanatili akong nakatayo nang bigla akong niyakap ni Mama. Ipinadama niya sa akin ang init. May ginawa kami ni Mama, pero ibang iba sa nangyari sa amin noon. Nang matapos nga kami ay bumalik na ako sa taas. Nadatnan kong tulog na tulog si Erica. Gusto ko siyang tanungin tungkol sa mga sinabi ni Mama, pero nag-aalala ako na baka hindi totoo. Pero nakukonsensya na ako, hindi ako makatulog ng gabing yon. Hanggang kinaumagahan, kinausap ako ni Erica. Inatake ba si Mama kagabi? Tanong niya sa akin. Wala ka kagabi sa tabi ko. Sinamahan mo ba siya? Dagdag pa niya. Dito ko na sinabi ang lahat kay Erica. Sinabi ko sa kanya na sinamahan ko si Mama. Mabuti naman kung ganun, Arnold. Pinag-usapan na namin yan ni Mama. Nakangiti sa akin si Erica. Ilang araw ang lumipas, umuwi sa bahay si Rina na may kasamang lalaki. Ipinakilala niya ito sa amin na kasintahan niya. Hindi na rin inaatake ng sakit niya si Rina. Si Mama ay minsan na lamang. Matapos manganak ni Erica ay nagbukod na rin kami ng tirahan. At si Rina naman ay nag-asawa na rin. At sa bahay sila ni Mama Andrea tumira. Maraming salamat, Kuya Roms. Arnold.